Sa ibang balita, nakitang patay ang isang babae sa balon sa Libmanan, Camarines Sur. Nawawala ang pera at alahas ng biktima. Hinihinalang, kinahasa rin siya bago pinatay. Makibalita tayo kay Elmer Casiles ng GMA Bicol. Hindi na humihinga at walang saplot. Sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan, nakita ang isang babae sa loob ng isang balon sa bukid sa Barangay Tanag, Libmanan, Camarines Sur. Hindi na muna pinangalanan ang 25 taong gulang na biktima. Nakita ang kanyang labi sa balon na 250 metro ang layo mula sa kanilang bahay. Sabi niya, magsaod dire-diretso po. Pigaalo ko po ko tayo. Sabi niya, maglaba, malaba na muna ngayon. Kaya tod mo ko naman sa karani pong labahan. Di pigatod ko muna po ka to. Pag abot ka po sa Tanag, parang patukad naman ko. May nakabay na ano ako na barita na may nagsasabi na, gada na baga ngayon si Agong Kano. Naniniwala ang pamilya ng biktima na ginahasa muna ito bago pinatay. Ninakawan din daw ang biktima dahil nawawala ang nasa 3,000 pisong pera nito at mga alahas. 3,000 po, gagamit, giling-giling niya nga po ito, tagagamitan niya itong pang-birthday niya na pizza 28 niya. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na sinakal ang biktima. Iniimbestigan pa kung papanong napunta sa bukid ang biktima. May lead na raw ang pulisya kung sino ang posibleng nasa likod ng krimen. Pero hindi muna nagbigay ng detalye ang mga investigador. Sisikapin muna raw nilang matuntun ang kanilang suspect. Hinihintay naman sa ngayon ang resulta ng medical examination sa labi ng biktima para malaman kung nagahasa nga siya. Ngayon, sa subject na sa laboratory examination yung kinuhang doon sa swabbing. So, pagdating doon sa laboratory, kung ano magiging resulta noon, doon siya makapagsasabi. Hili ngayon ng pamilya ng biktima agarang hustisya. Elmer Casiles, nagbabalita, Pilipinas.